Samantala, pagbisita ni Chinese President Xi Jinping, sinabayan ng kilos protesta. Mga lalagdaang kasunduan mariing tinutulan, partikular na ang pangungutang ng Pilipinas para sa Build Program ng Duterte Administration. May detalye si Gerald Ranies. Bigla tayong tiklop, tayo pa yung nanalo sa arbitral tribunal, parang tayo pa ang astang talo. Ano ang kapalit? Kasi gusto ni President Duterte ang bilyon-bilyon na mga pautang ng China na napakataas ng interes. Ayon nga sa ibon, 3% ang interes ng China. Ang ibang bansa, katulad daw ng Japan, ay 0.25%. Bakit sa China ka? Kasi ang pautang ng China, madaming irregularities yan. Maraming hindi kanais-nais na pinapayagan ang China sa mga pautang niya. Sa pagbisita ni Chinese President Xi Jinping, sinabayan ang pagdating nito dito sa bansa ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa ilalim ng Pilipinong nagkaisa sa soberanya o grupong Pinas. Nagtipon-tipon ang grupo at kinalampag ang Chinese Consulate sa lungsod ng Makati. Maring tinututulan ng grupo ang mga kasunduang lalagdaan o papasukin ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang pangungutang ng bansa para sa Build Program ng pamahalaan kung saan mataas raw ang pataw na interes. Tutulan at tigilan na hindi maibenta una-una yung naipanalo na natin sa International Court tungkol sa West Philippine Sea. Pangalawa, hindi maibenta yung mga resources ng Pilipinas at yung soberanya natin kapalit ng mga OBA, kapalit ng mga pautang na siyempre tayo din naman ang pagbabayarin. Ang gusto nga natin makilatis sa mabuti ng mga taxpayers. Tayo po bilang mamamayan, ano ba ang pinapasok at pinipirma ang kontrata ng Pangulo na maaaring ikaresulta ng ating paglubog sa utang o pagsuko ng ating soberanya at mga resources ng ating bansa. Pangamba nila na dahil sa pagpapautang ng China ay hahantong raw na katanggap-tanggap na lamang ang ilegal na pag-uukupa sa itinayong instruktura ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Malinaw raw na isinusuko ng administrasyon ang soberanya ng bansa sa China at mababaliwala na ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal Court. Kaya panawagan nila sa Pangulo na huwag raw pumasok sa patibong na inaalok sa atin na maaring pagsisisihan balang araw. Nag-file kami the other day sa Korte Suprema ng motion to resolve to declare na any joint exploration with China ay unconstitutional. Ang mga proyekto ng China, ang kapalit kasi niyan, kaya ino-offer ng China ang mga proyekto at mga loans na yan para payagan sila ng joint exploration. Kung hindi matutuloy ang joint exploration, ang pagtingin namin dyan, ang China, lalabnaw doon sa kanilang pag-offer ng tulong. Hindi tulong yung ginagawa ng China. May karanasan tayo ng panahon ni GMA, ang joint exploration in exchange of highly irregular and overpriced contract. Ano yon? NBNCTE. Isinisigaw ng grupo at hinihiling sa China na lisanin ang kanilang puwersa at igalang ang karapatan ng Pilipinas sa maritime territory. Xi Jinping, China, layas kayo sa West Philippine Sea, layas kayo sa Pilipinas, President Duterte, layas kayo ni Xi Jinping dito sa Pilipinas. Para sa Eagle News, Gerald Ranies, IM1, with 25.